sa mga kayon ay welcome to Paris Chef Ready to lang sa job. Walang break to angle to rin na balita. Wala na kang pera sa mga alamin. Sa katotohanan lamang. Tambayan. Minsan kami nag- ayon sa mga residente ha. Ayon sa residente rito. Yun ang sinasabi nila. Kaya... Siyempre, dito lang sa Jomalong Great Travel. Tunay na balita, walang kinakapya. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Kasama natin ang Demolition Team, DPSQ Anti-Team, pati rin ang DPW Highway Division District. Gobyerno ng Maynila para sa paglilinis. Again, mga kayo, parang di pa doon sa mga hindi nakakaintindi, ang direktiba ng DILG is linisin yung obstruction sa sidewalk, sa bangketa. No? So regardless ng nasa gilid o nasa harapan o nasa tabing-tabi ng bangketa, for us doon na nakapato sa bangketa ay obstruction pa rin yan, mga kayo. Sounds. So, ilan din yung truck na dala natin? Parang apat. Nasa doon sa dulo yung isa. Minsan daw may nagmamariwana pa. Yun, ayon sa mga residente ha. Ayon, may kumita. Ayon sa residente rito. Yun ang sinasabi nila. Kaya, ako. Kaya, binira ko ngayon kasi may complaint. Okay na yun. Ate, tatalinig ko. Kasi lalako yung bukas eh. Eh mga kayo, ayaw nga doon sa complain. Eh meron nga daw nagmamariwana doon sa lugar na yun, sa tinatambayan na yun. Yun ang mga complain na narinig natin. Okay mga kayo, DPSQ RT Team, DPW Highway Division, di natin malaman kung nasa na sila. Demolition Team kasama natin. Dito tayo sa may Blooming Treat, umikot lang tayo ulit sa may Santo Tomas. Tapos lumabas ulit tayo ng Blooming Treat. So meron lang chinecheck dito.
ang demolition natin. Ay, ito ginawang sampaya, no? Okay, mga kayon, yung mga signages na tulad na ito, malaki maikpit na maikpit din na pinagbabawal. Ito ang DPSQ RT team, kasama natin, ano yung kinukuwala lang, ang mga bisikleta, no? Kasi nandito, nakaharang din sa mismo nga bangketa, no? Pati itong pakal na ito, na sobrang laki. Yung mga signages na dito, kahit nasa tabi yan ng bangketa, for as long na nasa bangketa, pinagbabawal din yan. Malinaw ang pinag-uutos ng DILG na i-clear yung mga bangketa. Ito si tatay, dito na nakatira. Again mga kayon, clearing operation. Kasama natin ang DPSQ RT team o quick response team, pati na rin ang demolition team. Naku, yung sasakyan, no? Grabe oh. Nakaharang na sa buong bangketa. Ang lawak pa naman ng bangketa rito. Espanya, Boulevard, yung pinaka location natin mga kayon. Pwede ba ako nagbukas pa? Chit mo kaya, tapos kunin na. Ay grabe dito mga kayo, ang daming nakapark na mga motor. Hindi natin alam kung legal ba ito. Wala akong nakikita ng parking attendant. Ang daming nakaparada ng motor. Ayan no, tingnan nyo. Ginawa ng parkingan itong pinakabangketa. So far wala akong nakikita ng parking attendant na lumalapit. So hindi natin alam kung legal ba to o illegal. O ano man, pero nag-aalisa na sila rito. Binabaybay natin ang buong kahabaan ng Espanya. Galing tayo sa Blooming Treat, February 1. Dito naman nila siniksik yung mga motor. Oh. Grabe. Oh. Yun, ito. Nasa bangketa mga kayon. Itong vendor. So usually pag ganito mga kayon, ang kinukuha lang yung mismong kariton. Hindi naman tayo kumukuha ng paninda o ang bawat clearing operation, hindi kumukuha ng paninda yan. So yun, ang daming nakapark dito. Pati itong terminal ng tricycle, feeling ko maitototo kasi sumenyos na yung mga tiga MTPB, kasama pala natin mga kayon. Yung MTPB naman, sila naman ang mga magtitiket. Grabe, oh, tingnan nyo to. Binababa yung mga paninda para makuha yung kariton. Eto na nga, dumating na mga MTPB natin dito. No? Sumenyas na hinihintay na yung tow. Kaya matatalian lahat ng tricycle na nandito dito. Balik tayo rito mga kayon. Ito, pinapaliwanag lang ni Sir Jun na wala tayong kinuwang paninda. Malinaw na malinaw. Kariton lang yung kinukuha para isang pa sa truck at doon na sisirain para medyo mabilis. Kasi pag dito pa sisirain, medyo magkakahintayan pa. So, isasampa na yan doon sa truck natin sa DEPW, Demolition Team. Ayun na nga, nasampa na sa truck natin ng DEPW. So, lakad na tayo rito sa may kahabaan ng Espanya. Ah, hindi na pala. Dito na pala, kakanan sa Santo Cristo Street. Sa kabila. Ito, hakot na lahat ito. Nandito na yung mga taga MTPB. Si Kuya, nakikiusap pa na nagdadahilan pa kung ano yung alibay ang sinasabi. Pero hihilahin na to mga kayon. Kasi nakikita ko na rito yung truck, yung towing truck ng MTPB. Oh, ilan yan na nakapila, no? Boss, okay na to, boss? Okay, sige. Huli na yung mga truck na yon. Ito, sinisilip ni Kuya kung mayroon driver kasi wala pa rin tayo nakikita mga parking attendant dito. Umasok na tayo sa loob. Nagkanda traffic na kasi yung mga tricycle nagpupumilit na makatakas. Dito na sila dumadaan, kaya two-way to, kaya nagkakasalubong na yung mga private vehicles saka mga tricycle, kaya nagkakagulo na. At nagkakanta traffic na mga kayon.
na ni Sir June ito mga kalat ni Sir na nagbi-business dahil ng mga kalat niya dito lang sa tabi-tabi. Ayan, pinasabihan siya ni Sir June na linisin kasi nga tinan mo naman na Angel's Hamburger pala ito. Pero mukhang hindi ito yung legit na Angel's Burger. So pinapalinis lang ni Sir June kasi nga anytime na baka dumaan ng tika DILG at masita sila rito. Again mga kayon, ito nga binabaybay natin, kakaliko lang natin, galing tayo sa Espanya, Boulevard, tagos ng Santo Cristo Street. Dito tayo sa kabila, mga tika DPS QRT team, ito ginawa ng fix, nilagyan na ng malaking harang dito ng screen. Ayan, pilit na tinatanggal ng mga tika DPS QRT. Dito tayo sa kabilang side mga kayon. Demolition team. Si Sir Wancho, isa sa mga team leader ng demolition team. Gilid tayo dito sa may Santo Cristo. Ito ang pinaka exact location natin mga kayon. Santo Cristo Street Corner, Blooming Street. Ah, ito na yung tricycle kanina mga kayon, doon sa episode 1 natin. Na yung may pagmamayari ng MTPB, no? Ito na, at kinakarga na dito sa truck ng QRT team. Ang dami pa lang laman nito mga kayon. Eh no, puro basura na lang din ang laman, no? Grabe. Sasampa na to dito sa truck ng QRT. Mga kayo, kung inanya namin na inanyayaan ko ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga clearing operation, sa Manila update, pati na rin yung mga discovery, yung mga ini-expose ni Joe Malone sa mga hideout ng mga street dwellers, pati na rin yung mga hideout na mga sa ilalim ng tulay, yung mga nakatira. No? Meron tayo mga ganyang vlog dito. Dito nyo lang mapapanood dyan sa Joe Malone Work Travel. Dahil sa kabisado na rin natin ng Maynila, dahil dito tayo, batang Maynila talaga tayo mga kayon, batang Tondo at batang Maynila, kaya alam natin yung mga street, alam natin yung mga lugar, karamihan, no? Kaya alam natin kung saan sila talaga nagtatago. Anyway, maraming salamat mga kayon, Joe Malone Work Travel here. Sinasampa na itong truck ng pagmamayari ng MTPB kanina sa episode 1 natin, no? So, diretso na yan. So, ito lang yung pinaka-assignment ngayon eh. Itong barangay 528 ba o 529 na nirequest ata o pinaresponde yan sa atin.